12 na namin ngayon ng quarantine. Dalawa na lang, matatapos na. Tapos sana tuloy-tuloy na to na ano, na wala kaming sintomas. Sana in the name of God. Sana in, yun, wala kaming sintomas ng asawa ko. So, magpapainit muna tayo guys kasi kailangan natin ng katawan natin ng vitamin C every day. Oh, vitamin D pala, vitamin D. Vitamin D. Ayan. So, papainit lang tayo, no? Ayan. Nakalabas na tayo. Uy! Umulan na naman. Pambira, kakalinis ko lang ng kutsi. Basa. Sayang. Ayan, no? Basa na naman, no? Oh. Ayan. So, papainit tayo. Yan, Chevrolet yung damit ko. Chevrolet yung kutsi ko. Dala ng asawa ko to sa Dubai. Ayan. So, papainit lang tayo kahit saglit. Ikot-ikot tayo dito ng tatlong beses. Ayan, may mga sasakyan. Titingnan natin kung may sulat. Walang sulat. Walang sulat, guys. Papunta tayo sa kabila. Kasi 12 days na. Ayan. Papakita ko sa inyo, guys, yung ano. Yung ship. Mayroong tupa dito, eh. Sa ano. Kasi school to. Tapos yung school na to. High school. Tapos maganda yung learning na dito kasi tinuturuan sila kung paano mag-alaga ng mga hayop, baka. Dito tupa, ma. Maraming tupa. Tingnan nga. Yan. I-ano ko sa inyo. Yan, o. Yan, nakita nyo. I-ano ko, switch ko. Yan, guys, o. Yung mga tupa. Yan. Mga tupa, yan. Tapos may maliit na pan lang siya. Ang dami yung tupa. Tapos dun sa bandang malayo dun, kung napansin nyo dun, may mga hybrid na baka dun, nandun. Yan dun sa dulo. Pero yan, mga tupa yan, o. Yan yung harap ng bahay namin. Sa harap ng ano. So marami yan dun mga baka, o. Kulay itim. Mga hybrid yan. Tapos yan, dun yung high school. Yung banda. Pero itong area na to, sakop na to ng high school. Tapos kung tumbukin natin yan, yan dyan. Dyan yung train station galing dito sa amin. Galing dyan sa amin. Kung maglalakad ako dyan, ano lang, 5 minutes. Kung dito ako dadaan sa kabila, dito kasi malinis eh. Kung dito ako dadaan sa kabila, mga 10 to 12 minutes. Ready. Kung dito ako dadaan, shortcut yan. Yan. Shortcut yan. Kaso lang may construction dito na mga bahay kaya hindi tayo makadaan. Yan guys, oh, yung mga tupa. Oh. Yan. Yung iba natutulog, yun, oh, natutulog yung ibang tupa. So, dandahan na tayong lakad, no, sa ano, 14 days quarantine, tong 12 ko ngayon. So, tuloy-tuloy na to. Eh, dito naman sa Brisbane, sa buong Queensland, ano na siya, umabot na yata ng 500 ng kaso. Ang maganda lang dun, lahat ng kaso daw related sa may mga travel history. So, yung nadagdag lang yun, yung mga pamilya siguro na nahawaan dun sa mga taong may travel history. Wala lang, wala pang ano, history ng community spread dito sa Queensland, puro may ano, may travel history yung pinaka source. So yun. So balik muna tayo guys sa ano, sa loob ng bahay kasi magbreakfast. Ikot muna ako ng dalawang beses para yung katawan mo, yung dugo mo ma-circulate talaga. Yung ano. Tapos yung mga buto-buto mo. Ano. Tapos guys, huwag niyong kalimutang
uminom ng vitamin C. Ang pinaka alternative na paraan sa atin diyan sa Pilipinas, mataas sa vitamin C yung mga citrus na fruits, gaya ng limoncito, lemon, lime, yan mga ano ba yung punkan yan, tapos mataas yan sa vitamin C. Sa amin sa probinsya, sa Bohol, maraming mga kapitbahay na may tanim na na limoncito, tapos makikihingi lang kami. Tapos ang ginagawa namin dun sa Bohol, ginawa namin yung hot tea. So, i-squeeze namin yung lemon, lagyan ng honey or kunting sugar. Ang pinakamabisa, pinakamaganda yung honey. Lagyan ng honey. Tapos, yun na yung inumin namin sa Bohol, vitamin C. Lalo na pag may lagnat at ubo, mga 2 araw, 3 araw, mawala na pag yun ang iniinom namin. Yun guys. Tapos na yung pag-iikot din. Yan akay-akay na yung siguro yan. Punasan ko yung kutsi, basa na naman. Ambira. Yan guys, pupunasan lang natin kasi basa yan, basa. Tapos pag hindi kasi natin tutuyuin, didikit dyan ang habang maaga pa, matutuyo natin to. Hindi didikit dito yung mga alikabok. Sayang yung bugas ang kap na. Talagang alaga ko talaga tong kutsi na to. Kaya kahit 7 years na, niminsan hindi ako nasiraan dito. Hindi ako nakaroon ng yung mechanical issue. Kasi hindi ko siya hinayaang malampas yung mga service niya. Dinadala ko talaga sa General Motors na kasa. Medyo mahal lang. Kasi isipin nyo, ang pinakamura kong service nito $700. Tapos karamihan $900, 1,000. Gawa ng may idadagdag sila, siguro lang ako. Sabihin nila na ganito, may kailangan palitan. So sabi ko, sige, palitan nyo na. Kasi gusto ko condition eh, kasi lalong-lalo na dati. Dinadrive ko to mga 700 to 800 kilometers dati, kasama ko yung best friend ko sa trabaho. Kaya gusto ko safe kaming dalawa kasi bahala nang gumastos ng malaki, basta safe kaming dalawa na. Tapos ang binili pa namin gulong noon, special na gulong, yung gulong sa Formula 1 na P0, tag $390 yata yun. Kasi yun, wet and dry yun. Hindi basta-bastang dumudulas. Kaya sabi ko, bilhin na lang natin yun kasi long distance yung natin, yung biyahe. Kaya yun, binili namin kahit mahal, masakit sa bulsa. Tapos nung huminto na ako ng drive-in, drive-out kasi fly-in, fly-out na ako. Nung nagpalit na ako ng gulong, bumaba ako ng Pirelli Cinturato. Medyo mura na siya, tag 250. Pero pa rin, magandang gulong pa rin. Mga magandang gulong kasi mga Pirelli, Michelin, Goodyear, Hankook, bang ibang magandang brand. Basta yan, mga first class na gulong yan.
Cassini. Yung Pirelli, Italian company. Tapos yung Michelin, German. Yung Michelin para ano, kadagdagang kaalaman natin, oh, kung halimbawa gaya ko nagtatrabaho ko sa hospitality restaurant, yung Michelin na ano na binibigay ng Michelin star, yun yung brand na yun, yun yung company na yun. Kasi ang dating history niyan, yung mga taga Michelin, dahil mahilig sila magta-travel, pupunta sila sa mga iba't ibang lugar, yung Michelin ano, bawat ano restaurant pinupuntahan nila, ano, nagre-rating sila doon, tapos ilalagay nila sa magazine nila na Michelin na ano, mga about auto. Kaya yun, naging ano na yun, naging traditional na ng Michelin company na every year magbibigay sila ng Michelin star sa mga restaurant sa France. Sa France, tapos lumago yun hanggang umabot ng Amerika, umabot ng buong Europe. Tapos sa Pilipinas, wala pang Michelin star. Dito sa Australia, wala pa, kasi ang Australia may sarili din. Hot sa kanila, hotted restaurant, ganun tawag nila dito. Pero sa Hong Kong at saka China, sa buong China, mayroon na. Pumunta na rin yung Michelin, ano dyan, ang Michelin company, may mga Michelin restaurant na sila. Yun yung ano, yun yung story ng Michelin. Kaya yung gaya nila Gordon Ramsay, Michelin star na chef yan, gaya ni ano Paul Bocuse, Alan Ducas, mga si Ferran Andrea, yung founder ng texturas na chemicals para sa pagkain, mga Michelin star yan. Yung chef ng Patdak. Marami. Nakalimutan ko ng lahat, ka dati binabasa ko kasi yan, yung nag-study ako ng ano culinary. So, ngayon nakalimutan ko na. Dati kasi tinuturuan ako, gumagamit kami ng texturas doon sa Armani Hotel, sa dating restaurant ko. Tinuturuan ako ng isang chef doon na nag-aaral talaga ng mga chemicals na nilagay sa food. Yun. So, pang-12 na araw natin ngayon. Ito, pang-apat na araw na hindi namin na pandar tong dalawang kotse. So, pandarin natin, guys. Kasi chihuahua. Para laging condition yung engine. Oh. Saan na ba yung push button? Brake pala. Yun eh. Manda na. Manda na rin. Siyang-isa naman. Para... Uy! Ganalo. Uy! Pasok na tayo. Pandar natin yung isang... Ito, sobrang taas na ng... Ano dito eh? Odometer eh. 200,000 na. Gawa ng 7 years na sa akin to. Pero sa awa ng Diyos, ika nga nung sinabi ko kanina, sobrang condition pa yung engine. Ano to, Chevrolet na engine, General Motors sa Amerika. Tapos pag dito kasi sa Australia, ano siya, Holden Lumina. Tapos sa ibang bansa gaya sa Pilipinas, no, Chevrolet Lumina sa South Africa, Chevrolet Lumina sa US, Chevrolet Lumina. Malakas lang to kumain ng ano, ng gas, kasi V6 to eh. Sobrang lakas kumain ng gas. Ang gas consumption nito ay
11 liters per 100 kilometers. Hindi gaya nung pula na yon, sobrang tipid kasi ano siya eh, hybrid electric at saka battery powered at saka gasoline. So pag nakahinto siya, electric, tapos yung slow na takbo hanggang below 40 electric yon. Tapos kusang pag nag consumption na yung petrol, kung petrol lang ginamit ng sasakyan, kusang may charger siya doon sa battery. Kaya yung consumption ng petrol niya is maximum of 4.6 per 100 kilometer. Uy, nakalak. So, matatapos na naman yung pang 12 days ng quarantine, guys. 12 days. Yes. Yung nakapo na. Matapos na. So far, so good. Uy, may nagda-jogging, guys. Ayan. Ayan, nawala. Tahimik. Linggo kasi ngayon. Tahimik na tahimik. Tirik na tirik yung araw. Ayan. Hapon na, mga alas 5 na yata dito sa Brisbane. Ayan. Itong exercise. Ikot lang tayo dito. Silipin natin ulit yung ano natin, yung mailbox number, wala. Dito tayo, guys. Kaso parang may mga tao. Pinapadaan ko muna yung mga tao, tapos saka na ako mag-cross kasi, di ba sabi yung droplets daw mawala in few seconds pa. Diyan sila dumaan, saka na ako tatawid. Mahirap ngayon eh, mahirap magtiwala, hindi mo alam kung sinong mayroon. Eh, malapit na sanang matapos yung quarantine ko na 14 days, pang 12 days na ngayon, tapos nako, sana tiwala naman ako sa Panginoon. So tawid na tayo, wala na siguro yun. Kaparada pa rin si Sikot. Yan. Yes, for 12 days. Tapos na. Thank you, Lord.